And then if ever guys, na meron ditong mga breakouts no, pero sa 18 EMA lang siya tumatama kagaya ng nakikita natin dito. And hindi siya tumatago sa downside. Yung price action niya is going upside no. So pataas yung price action niya. Hey guys, magandang araw ulit sa ating lahat. Aldrin here. Basically today guys, i-discuss lang natin or mag-share lang ako ulit ng ideas on how technical analysis works, no? Yeah, i-discuss natin dito yung trend line, support and resistance, and meron pa tayo ditong dynamic support and resistance, impulse and corrective moves, no? So, umpisa tayo dito sa pinakataas, pinaka-introduction niya. So, dito guys, no, mapapansin natin, itong guide na to is crypto technical analysis, no? An introduction to technical indicators na karamihan ng mga traders ngayon ay ginagamit, no? So, yung explanation ka lang din dito guys is based on my experience lang. Okay. And let's start, no? Punta tayo dito, basahin muna natin yung food for thought natin, no? So sabi dito, don't chase big gains, become a good trader first and gains will chase you. So for me, itong food for thought natin guys is to learn first muna. Kailangan mo aralin yung mga risk management, discipline, emotions, no? So if ever na meron ka na nun, apply mo yung technical analysis na tinatawag and the gains will chase you. Doon napapasok yung mga profits, maging profitable trader ka na tinatawag, no? So, yeah, punta tayo dito sa next slide natin. Di-discuss natin yung trend lines, no? So, eto ginagamit to especially if ever na kung gusto kong hanapin yung area kung saan pwedeng mag-bounce yung isang price action, no? And dito natin i-apply yung, for example, the trend lines, no? So, meron tayo dito ang example, makikita natin, ayan. Dito, i-apply natin for XRP. Yung trend lines guys is kailangan natin ng merong confirmation, no? So sabi dito, trend line connects at least two price points on the chart, no? So say for example, ito 1-2 confirmation na yan. Ito 1-2, ito good confirmation na yan. And if ever na umappear yan, there's a probability pwede tayo dito mag-entry ng ating buy order, no? Or a good buying opportunity area na tinatawag, no? So yeah, before ako pala start itong full tutorials natin for today guys, please remember na this video is for reference only, no? And this does not qualify as an investment advice, and I am not a financial advisor. So yeah, this video is for ideas only. Magkaroon kayo ng ideas. Punta tayo dito, hanapin natin dito kay XRP. So say for example, ito yung XRP natin. So click lang natin tong trend line and then i-connect natin to. So say for example, connect natin to going here. Ayan, mapapansin natin guys, may mga confirmation dito. So say for example, confirmation and then confirmation. After the confirmation dito, meron na tayo ditong 2 points na tinatawag, 1-2, and then price rally sa upside. Then after that, meron naman tayo dito ulit na nakita points tumama yung trend line natin, itong kulay blue na to. Ngayon tumama and the price go upside, no? So yan yung gamit ng ating trend lines, no? Diyan natin madi-determine kung ano yung mga areas kung saan siya pwedeng tamaan yung zone ng good buying opportunity na tinatawag, no? Balik tayo dito sa ating slide. Balik muna tayo dito sa trend lines. Yung trend lines natin guys ay meron tinatawag na uptrend trend line. Ito yung nakikita natin. Meron din tayong tinatawag na downtrend trend line, no? So say for example, yung downtrend trend line naman natin is from the word itself na downtrend, no? So eto, kagaya nyan, ayan, pwedeng ganito, no? So going downtrend, ayan, mapapansin natin merong confirmation sa taas, confirmation, confirmation, and confirmation. So yan yung structure natin ng downtrend trend line. So mapapansin natin pababa yung price action. And meron ding tinatawag na horizontal trend line, no? So say for example, ito. Ito yung tinatawag nating horizontal. Ito. May mga confirmations dito. So say for example, ito. So yan yung horizontal trend line naman natin. Ito tinatawag, no? Pa-horizontal siya. So balik tayo doon sa ating dito. Sa ating context and support and resistance na tayo, no? So yeah, ito meron tayong tinatawag na support and resistance sa role reversal, dynamic support and resistance, no? Meron din tayong tinatawag na impulse and corrective moves. So ipapakita natin yan lahat dito sa video natin.
So, punta tayo dito, tanggalin muna natin yung mga indicators or yung mga drawings. Yung mga drawings, remove natin. And then, punta tayo dito guys. Ito yung tinatawag na support and resistance. No? So, yung support, makikita natin sa baba. Yan yung tinatawag natin na buying area. No? So, say for example, hanap tayo dito kay XRP, something like dito tayo sa previous move niya. So, naka early time frame ako guys, makikita natin sa taas. Naka 1 hour time frame ako. Drag ko lang yan pataas para magkaroon tayo dito ng spacing. So, dito guys, mapapansin natin ano yung support area na tinatawag, no? So, eto. For me, ito yung support area. Ayan, mapapansin natin. So, yung support area is nasa baba, no? So, eto siya. Palitan muna natin siya ng 4 hours at lumit siya masyado. So, ayan, mapapansin natin guys. Yung support area natin guys is yan yung area kung saan nagkakaroon ng bounce sa downside, no? So, eto. Eto, support area. Support area. Support 1, 2 confirmations sa downside, no? So, ayan, mapapansin natin support area. Dyan din yung mga buying ng mga traders, no? Dyan bumibili yung mga traders. Dyan nagkakaroon ng demand na tinatawag, no? Demand ng pagbili ng isang asset. After that, meron tayong tinatawag na resistance, no? So, yung resistance natin dito, guys, eto, mapapansin natin, kabaliktaran naman siya ng support, no? So, say for example, yung support natin is nasa baba. Yung resistance naman natin is nasa taas, no? So, eto siya. Ayan, mapapansin natin. Yan yung pinaka-resistance area natin, no? So, yung support natin is yan yung kulay green sa baba. And yung resistance natin is yan yung nasa taas. So, kung yung support, guys, is yan yung buying opportunity. So, yung resistance naman is ito yung tinatawag natin na selling point or the take profit area, no? Dito, nagbebenta yung mga traders. Dito nila binibenta para magkaroon ng gains yung kanilang asset. So, say for example, bumili ka dito. And then, yung resistance area, dito mo siya ibibenta, no? So, simple as that. Buy dito sa support, benta sa resistance, no? So, yeah, simple as that, guys. Support and resistance na tinatawag, no? So, punta tayo on our next topic. Ito yung tinatawag na role reversal, no? So, previous support na magiging resistance. So, punta tayo dito sa ating chart. Hanapin natin yung previous support natin na magiging resistance. So, say for example, guys, ito mapapansin natin dito. Ito yung previous support natin, guys, na naging resistance siya, no? Ito, mapapansin natin. After niyang atamaan, ay bumaba yung presyo. Hanap pa tayo dito, guys, ng mas detailed na role reversal na tinatawag, no? So, dito, guys, meron tayo ditong nakitang support, no? Another example ng role reversal na tinatawag, no? So, ito, good example to, guys. Ito, previous support niya yan. Pinaka-support niya yan dati. Kulay green natin dito. Ayan, previous support niya. And then, punta tayo dito. And then, after na bumaba yung price action, naging resistance area niya, no? So, mapapansin natin dito, guys. Ito, after that, nagkaroon ng retest. Naging resistance na siya, no? So, ayan, previous support niya ay magiging resistance if ever na bumaba yung price action nyo. So, balik tayo dito guys, previous resistance, no, na magiging support niya, ito. So, ito guys, dito mapapansin natin, ito yung resistance area natin, no, ito. Ayan, yan yung resistance area natin, ito. So, after the breakout sa upside guys, ito mapapansin natin. So, after the breakout, ito, nagkaroon ng breakout if ever na nabasag niya yung price action. So, ito, ang nangyayari dyan is naging support niya na, no? So, after the resistance, breakout, naging support niya na, no? Ayan, mapapansin natin, naging support na niya. Yung previous resistance na naging support if ever na mayroong breakout na mangyayari sa upside. So, go back here, dynamic support and resistance naman tayo, guys. So, ito, so dito, yung ginamit natin is 18 EMA, no? So, check natin dito. Tanggalin muna natin ulit yung mga drawings. So, punta tayo sa indicators. Gamitin natin is EMA. Moving average exponential, no? So, dalawa yung ilalagay natin. And as per our presentation, 18 EMA and then 50 EMA, no? Edit lang natin to, yung mga nilagay natin. Punta tayo sa settings. Lagyan natin is... And then, punta tayo dito. So, lagay natin is 50. Okay.
So, ayan, mapapansin natin dito, guys, nag-apply na tayo ng EMA. Ito yung tinatawag natin na Dynamic Support and Resistance, no? So, in-apply natin siya kay XRP USD. So, dito, mapapansin natin, if ever na merong mga confirmations, kagaya nyan, kagaya dito, meron ditong mga breakouts, no? Pero sa 18 EMA lang siya tumatama, kagaya ng nakikita natin dito. And hindi siya tumatago sa downside. Yung price action niya is going upside, no? So, pataas yung price action niya. So, in-notice natin siya dito. So, for example, yung 18 EMA natin, palitan natin ng kulay yan. Style natin is kulay red. And then, medyo kapalan natin. So, ayan, mapapansin natin dito, guys. Dito pa lang, meron ditong mga confirmations. So, dito lang siya tumatago sa ating 18 EMA, no? Pero yung ating 50 EMA, i-sustain niya. Nasa baba lang siya. And there's a probability dito na yung price action will going upside, no? So, makikita natin, respected yung ating 50 EMA. Ayan, mapapansin natin. Tinetch lang niya. Pero yung ating EMA 18, which is itong makapal na kulay pula na yan, is meron lang mga confirmations. Pero yung price action niya is going uptrend, no? Tuloy-tuloy lang siya pa upside. Yung 50 natin is confirmations. So, kaya siya tinawag na dynamic support, no? So, ito yung tinatawag natin na dynamic support. Yung price action ay nasa taas nitong 50 EMA ng ating nilagay na exponential moving average. Itong linya na to. So, yeah, check natin. Respected. Check natin sa daily time frame to. So, daily time frame, yung tinatawag natin na dynamic support sa daily time frame is respected and going upside lang siya. So, balik tayo dito, guys, sa ating presentation. So, yung next natin na i-discuss is itong dynamic resistance, no? So, makikita natin to, guys, sa mga bearish or mga bearish market na, sa mga bearish assets, no? So, pa-decline na market na tinatawag. Yung kaibahan dito, guys, mapapansin natin kung yung dynamic support natin is nasa taas yung price action, and then yung EMA natin, 50 and 18, is nasa baba. Dito naman, sa dynamic resistance natin, yung EMA 18 and then EMA 50 natin is nasa taas, no? And then yung price action natin is nasa baba. Ayan, mapapansin natin. So, balik tayo dito, guys. Hanap tayo dito ng ganong scenario. So, eto, mapapansin natin, during the bearish market to nung nitong year, no, nung pagpasok ng quarter 1, something like February to March, ito mapapansin natin. Punta tayo sa 4 hours time frame. So, ayan, punta tayo dito, guys. Ayan, mapapansin natin, ito yung dynamic resistance na tinatawag, no. So, kung makikita natin dito, guys, yung EMA, ayan, is nasa taas na siya, no. And then yung price action natin is nasa baba. Ayan. Nasa baba yung price action. So, yan yung tinatawag natin na dynamic resistance, no? So, nasa baba yung price action. And then, nasa taas yung ating lagging indicator, which is the EMA 18 and 50. So, yung mga information is, andito naman sa module. Pwede nyo basahin para magkaroon kayo ng much better understanding, no? So, punta na tayo dito, guys, sa ating next discussion. Next presentation natin is, ito yung tinatawag nating impulse move. And then, corrective move. So, dito, mapapansin natin yung impulse and corrective move. Ito naman yung sa uptrend, no? So, mas mataas or mas marami yung impulse move. So, check natin dito, guys. Punta tayo dito. If ever na meron tayong makitang gantung move, there's a probability na pataas na yung price action niya, no? Sa uptrend siya. So, eto, mas mahaba yung impulse move na tinatawag, no? Compare sa corrective move. So, dito, try natin i-check. Ito, makikita natin dito kagad. Meron na kagad tayo dito nakitang impulse move, which is ito. Ayan. Sobrang haba ng kanyang impulse move. Ayan. Going uptrend. Pero yung corrective move niya lang sa downside is sobrang small or sobrang short, no? So, say for example, ito yung ating corrective move na tinatawag. Kulayan natin ng kulay pula. And then, another impulse move dito. So, sobrang haba na naman ulit to. Ayan. And then, after that is, meron naman tayong tinatawag na impulse move, no? So, si for example, meron tayo ditong makita. Ito. So, ayan. We have here the impulse move. Mas mahaba.
And then the corrective move is medyo maliit. Another impulse move, mas mahaba. And then corrective move na maliit lang, no? So, ayan, impulse move, mas mahaba. Corrective move, mas maliit siya. Ayan, mapapansin natin. So, there's a probability yung next price action niya will going upside, no? So, ayan, mapapansin natin, tumaas yung price action. Another move dito is yung tinatawag naman natin na impulse and corrective moves sa downtrend market. So, dito naman, kabaliktaran siya. Kung mapapansin natin dito, yung impulse move niya, kung going uptrend is mas mahaba, papunta sa taas. Pero dito naman, sa downtrend, if ever na pa-downtrend siya, yung impulse move niya is mas mahaba. So, balik tayo dito, kabaliktaran lang ng nangyari. So, say for example, meron tayo ditong tinatawag na impulse move, eto. Or sabihin natin, dito tayo nag-start, meron tayo ditong impulse move going downtrend. And then, meron tayo ditong corrective move. Ayan, corrective move natin. Sobrang liit lang. Nakikita natin, palitan natin. And then, after that, meron tayo ditong tinatawag na impulse move ulit. Ayan, sobrang laki ng impulse move or sobrang haba ng impulse move going downtrend. And then, after that, meron tayong tinatawag na impulse move. So, too short. And then, after that, mapapansin natin, guys, ito, medyo delicate na to. Medyo delikado na to, if ever na mapansin natin to. Kasi breakout pa ng ating dynamic. Ito, na take over na talaga niya yung price action. So, after that, the price action is going downside. Ayan, mapapansin natin. Yan yung tinatawag natin na impulse and corrective moves sa downtrend. No? Mas mahaba yung impulse move compared sa ating corrective move. And yung price action niya is pa-decline and going downtrend. So, yeah, hope nagkaroon kayo ng ideas, guys. Nagkaroon kayo ng informations, ideas dito sa ating diniscuss. So, diniscuss natin yung trend lines. Diniscuss natin yung support and resistance. Yung role reversal na tinatawag, dynamic support and resistance, impulse and corrective moves. So, kung meron kayong mga questions, guys, feel free to ask questions lang sa ating comment. And kung nagustuhan nyo tong video natin for today, feel free to like lang. And free to subscribe sa ating YouTube channel para sa mga video na ganito in the future. Maraming salamat, guys. Ingat tayong lahat and bye for now.